Magandang araw po mga parent mentors. Ngayon araw ng Biyernes, January 29, 2021, ang araw ng ating pakikipag-ugnayan. Ito po ang weekly learning plan sa week 8. Ang theme ay pagkain ko, kalusugan ko, o my foods, my health. Ang mga topic ay number 1, buwan ng taon or months of the year. Number 2, 7 araw sa isang linggo o 7 days of the week. Number 3, kulay tsokolate o color brown. Number 4, makilala ang masustansya at di masustansyang pagkain o healthy and unhealthy foods. Number 5, titik H at titik I o letter H at letter I. Sa bawat topic ay may objectives. Number 1, mabigkas ang 12 buwan sa isang taon. Masabi ang 7 araw sa isang linggo. Number 3, matukoy ang kulay tsokolate. Number 4, makilala ang masustansya at di masustansyang pagkain. At number 5, maisulat ang mga titik H at titik I. Para naman po, sa araw ng Monday, sa kanilang meeting time, kung ano ang kanilang daily routine, ay ganun pa rin ang kanilang gagawin. Sa kanilang activity ay ang music and poetry. Sila ay kakanta ng Lubi Lubi. Ang material na gagamitin ay kopya o video ng kanta na isa-send ni teacher sa inyong mga GC o pwede din itong i-download sa YouTube at ipapasa sa inyo ang link. Para naman po sa procedure, ipanood ang video at maaari naman po itong ipakanta. Sa pack-away, kung ano ang kanilang daily routine ay ganun pa rin ang kanilang gagawin. Punta na po tayo sa what to observe. Ito ang sasagutin sa daily written observation. At ang mga tanong ay, number 1, nakasunod ba ang bata sa kanta? Number 2, paano niya ito inawit? Number 3, ano ang naramdaman ng bata habang kumakanta? Paalala mga parent mentors, ipaalala sa bata ang kasalukuyang buwan ng taon. Para naman po sa araw ng Tuesday, ay uumpisahan natin sa meeting time. Kung ano ang kanilang daily routine ay ganun pa rin ang kanilang gagawin. Para naman po sa activity nila ngayon ay ang storytelling na may pamagat na Ang Kamatis ni Peles. Ang materials na gagamitin ay kopya o video ng kwento na isend ng teacher sa bawat GC o pwede ring i-download sa YouTube na nakapost dyan sa video ang link. Para naman po sa procedure, ipanood ang video sa bata at magkaroon ng talakayan sa pamamagitan ng mga sumusunod na katanungan. Number 1, ano ang pamagat ng kwento? Number 2, ilang araw ang hinintay ni Peles para tumubo ang kanyang kamatis? Number 3, ano-ano ang mga ginawa ni Peles para tumubo ang kanilang kamatis? Sa pack away, kung ano ang kanilang daily routine ay ganun pa rin ang kanilang gagawin. Pumunta na po tayo sa what to observe. Ito ang sasagutin sa daily written observation. Ang mga tanong ay, nakinig ba ang bata sa kwento? Nasagot ba ng bata ang mga katanungan? Ilang salita ang nabanggit ng bata? Paalala po mga parent mentors, ipaliwanag sa bata ang kahalagaan ng pagiging masipag at matyaga. Para naman po sa araw ng Wednesday, umpisahan natin sa meeting time. Kung ano ang kanilang daily routine, ay ganun pa rin ang kanilang gagawin. Para naman po sa activity nila ay ang arts and crafts. Sila ay magkukulay. Ang mga materials na gagamitin ay krayolang tsokolate, larawan ng oso, at kahoy. Sa procedure naman, ipanood ang video na isesend sa GC sa mga bata. Kulayan ng mga larawan gamit ang krayolang tsokolate. Para sa pack away, kung ano ang kanilang daily routine ay ganun pa rin ang kanilang gagawin.
So what to observe? Ang mga tanong ay, number 1, nakasunod ba ang bata sa panuto? Number 2, paano niya nakulayan ang mga larawan? Paalala lang po mga parent mentors, gabayan ang bata sa paggamit ng Crayola. Para naman po sa araw ng Huwebes, sa kanilang meeting time, kung ano po ang kanilang ginawa noong nakaraang araw, ganun pa rin ang kanilang gagawin. Sa araw na ito, ang activity natin ay games, sorting. Ang mga materyales na kakailanganin ay yung mga sumusunod: itlog, saging, candy, sitsirya, soft drinks, isda, gatas, tinapay, at ice cream. Para naman po sa procedure sa larong ito ay mapapanood sa isa-send na video ni teacher sa inyong group chat. At sa pack-away naman, kung ano ang ginawa nila noong nakaraang araw, ganun pa rin ang kanilang gagawin. Sa inyong written observation naman, sa araw ng Huwebes ay makikita ito sa what to observe. Paano tinukoy ng bata ang masustansya at di masustansya ang pagkain? Paalaala sa mga parent mentor, hikayatin ng bata na kumain ng masustansya ang pagkain. Sa araw ng Biyernes, para sa kanilang meeting time, kung ano ang ginawa nila noong nakaraang araw, ganun pa rin ang kanilang gagawin. Ang activity nila ngayong Biyernes ay scribbling. Ang materyales na kanilang gagamitin ay papel at lapis. Para naman sa procedure sa gawain nila, una, pagdugtong-dugtungin ang mga putol-putol na linya upang makabuo ng titik S at titik I. Isulat ang titik S at titik I. Sa kanilang pack-away naman, kung ano ang ginawa nila nung nakaraang araw, ganun pa rin ang kanilang gagawin. Sa inyong written observation, makikita ito sa what to observe. 1. Paano na isulat ng bata ang titik S at titik I? Paalaala sa mga parent mentor, gabayan ang bata sa paggamit ng lapis. Announcement: February 1, 2021, Monday, pasahan ng week 6 at week 7 sa inyong kanya-kanyang Child Development Center. Lingit naman po sa inyong kalaman na nagsimula na po ang feeding ng mga bata. Sinimulan po ito sa pagbibigay ng itlog. Lahat po ng pre-K 2 or kindergarten ay nakatanggap ng isang tray na itlog at may pili lang na pre-K 1 na bigyan. Dalawang beses pong magpipiling ang mga bata, umaga at sa hapon. Ito ang magiging pwedeng menu po para sa feeding ng mga bata. Pagkatapos ninyo pong mapanood ang videong ito, i-message nyo po si teacher para sa inyong katanungan. Maraming salamat at God bless po.